Magandang araw muli sa inyo mga guys. Ako si GM Autotech. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa ating computer o desktop or laptop sa ating personal na kagamitan mga guys. Ngayon, paano ba natin hatiin ang ating internal hard disk or storage na HDD or SSD sa ating computer or desktop or laptop mga guys. Ngayon, paano bang pagpapartisyon sa ating computer? Kung ang inyong storage hard disk ay wala pa itong partisyon o hindi nyo pa nahahati, isang internal drive pa lang siya. Ngayon, ituturo ko sa inyo mga guys kung paano siya hatiin at paano ang inyong gagawin para ay magkaroon ng division or maging dalawa yung inyong storage file sa inyong computer mga guys. Panoorin nyo mga guys itong aking video at ibabahagi ko sa inyo ang aking kunting kaalaman sa about sa computer mga guys. Ito mga guys, panoorin nyo aking video. Hello mga guys. Bali, ito po yung ating pupuntahan. Halimbawa po, wala pa pong partition yung inyong internal hard disk or storage po. I-open nyo muna yung inyong computer kaya yung inyong internal storage. Ngayon po, makikita nyo po kung yung sa akin po is tatlo na siyang partition. Bali, tatlo na po. Drive C, drive D, saka drive E. Ngayon po, kung yung inyo pong internal storage is wala pa hong partition o hindi pa ho nadidivide, dito lang po kayo pupunta mga guys. Kuklos muna natin ito. Dito po sa start menu, dyan. Ira-right click nyo lang po yan. Right click po. Yan, tapos pupunta po kayo dito sa disk management. Yan po, sa disk management. Right click. Tapos sa disk management, i-click lang po sa left. Yan po, makikita nyo po ngayon yan. Yan po yung sa inyong disk management po. Kung makikita nyo po yung sa akin, dahil tatlong partition po siya, makikita nyo yung drive C, drive D, at drive E. Yan po. Ngayon, yung isa pa pong option para mapuntahan nyo po itong disk management na to, halimbawa po, Windows 7, Windows 8, or Windows 10 yung inyong gamit na operating system. Close po muna natin to. Pupunta po tayo sa control panel. Control panel lang po. Right click nyo po yan ulit. Punta sa control panel. Yan. Tapos makikita nyo po yung system and security. Ito po, system and security. I-click nyo lang po yan. Tapos makikita nyo po sa ilalim. I-down scroll po natin. Makikita nyo po sa ilalim. Ito po. Create and format hard disk partition po. Yan po yung makikita nyo po. Click nyo po yan. Yan. O, nakita nyo po, nagbukas po ulit. Pumunta po ulit sa disk management. Ngayon po, bali, ang gagawin po natin dyan is ito po yung ating drive C. Yan po yung ating drive C. Ngayon po, i-right click lang po natin yan. Kung halimbawang wala pa hong partition yung inyong internal hard disk, right click lang po. Yan, ra-right click lang po yan. Makikita nyo po itong shrink volume. Yan, kiklik nyo po yung shrink volume. Yan, hintayin nyo lang po ng saglit. Saglit lang po natin hintayin. Yan po. Yan. Kung makikita nyo po ngayon sa taas, yun pong available na ano natin sa drive C po, ito po yung pinaka-available niya na space. Yan, 139 GB po ang lumalabas na available space niya po. Ngayon po, pero po yung available na pwede po niyang hatiin, pwede po niyang ihiwalay is 66 GB po. Bali, nasa 66 GB po yung pwede niyang ihiwalay. Bali, siya na po yung magkukusa na maghihiwalay. Ngayon po, yung matitira po sa inyong drive C, dahil yung ano niya po, dahil po yung kanyang available space is 139 GB, bali, ito po yung kanyang kalalabasan na matitira po sa drive C ninyo. 72 GB po. Pero yung mahihiwalay po, ito po, yung naka-color blue.
Bali 66 GB po yung lalabas pagka kinontinue po natin yan. Pwede rin nyo po pong palitan yan kung ayaw nyo po yung 66 GB, pwede natin gawing 60 GB, ganon. Ngayon po, dito lang po tayo pupunta, shrink volume. Ito po, shrink. Yan po, i-click lang po natin itong shrink. Yan, antay lang po natin. Saglit lang po. Ayun po, nakita nyo po, yung kulay itim po na ito, yan na po yung nahiwalay. Bali, lumalabas na po siya na 64 GB po. Kaya ang lumabas po sa aking internal hard disk is naging apat na partition na po siya. Ibig sabihin, ito na po yung nahiwalay. Ngayon po, yung drive C ko po is 70 GB na lang. Yan. Ngayon, bali hindi pa po lalabas sa inyong my computer po yan. Hindi pa lang po lalabas kasi hiniwalay pa lang po niya. Ngayon, kung gusto nyo pong makita o ma-open po, i-right click. I-click po natin yan ulit, right click. Ngayon po, makikita nyo po yung new simple volume. Yan po, i-click lang po natin itong new simple volume. Yan, yan po yung lumabas. Ngayon, in-next lang po natin. Next. Yan po, yan po yung lumabas ulit. In-next lang po natin ulit. Yan, next. Yan, bali magiging drive G na po siya. Kasi yung sa akin po is pang-apat na po na partition ito. Kaya magiging drive G. Pwede rin nyo hong palitan kung anong gusto nyong pangalan, ganun. Yan. Makikita nyo po dyan. Pwede rin nyo hong i-type kung anong gusto nyo po. Eh, pero yung sa akin po, ganyan po. Pwede na ho sa akin yan. Ngayon, in-next nyo lang po ulit. Next po ulit yan. Next. Tapos, ito po yung lalabas. NTFS. Ibig sabihin po ng NTFS, yan po yung internal storage natin, yung hard disk, HDD or SSD. Yan po, yung ating internal hard disk. Kung tinatanong nyo po kung ano po yung NTFS, yan po yung ibig sabihin lang NTFS. Ngayon po, ini-next lang po natin. Next lang po. Next. Yan. Bali, tapos ipipinish po natin. Finish. Yan po. Antayin lang po natin saglit. Ayan, nagbukas na po siya. Yan na po yung ating volume na drive G. Yan na po. Bali, kalabasan po ng aking partition. O i-open lang po natin dito sa disk PC. Yan po. Kung makikita nyo po, ito po. Yan na po yung new volume ng aking partition. Naging apat na po siya. Yan. Naging apat na po yung aking partition. Makikita nyo po, drive C, drive D, drive E, and drive G. Yan po. Yan. Buksan po natin. Yan. Empty na po siya. Yan po. Bali, lumalabas po na 64 GB. Bali, 65 GB po. Yung hinati ng ating ano, ng ating system. Yan. Bali, apat na po siya. Pwede rin nyo hong i-right click yan. Right click, tapos i-rename nyo po, ganon. Pwede nyo pong i-rename kung ayaw nyo po yung pangalan. Pwede nyo pong pangalanan ng iba, ganon. Yan po. Ngayon po, kung gusto nyo, kung ayaw nyo naman pong hatiin yung sa inyong ano, kung gusto nyo pong ibalik na dun sa inyong dating partition po, gusto nyo mong ibalik sa drive C, close natin to. Yan po, i-open lang po natin ulit ito. Kung gusto nyo pong ibalik, yan, kung makikita nyo po, i-right click lang po natin uli yung volume G po. Ito pong volume G, i-right click lang po natin. Right click. Yan po, makikita nyo po yung delete volume. Delete volume po yan. Ito, delete volume. Makikita nyo po yan. I-click nyo lang po yung delete volume. Tapos yan po yung lalabas. Yes lang po natin. Yes. Yan po. Nag-color black na naman po siya kasi nga dinelete po natin siya. Ngayon po, kung gusto po niya, gusto po nating ibalik sa drive C, i-right click lang po natin yung drive C. Yan, right click po. Tapos extend volume. Yan po, extend volume po. I-click lang po natin itong extend volume. Yan. Tapos next. Ni-next lang po natin. Tapos next.
Tapos ipi-finish po natin, finish. Yan po. Yan po, makikita nyo po, bumalik na po siya ulit sa drive C. Yung aking ginawang partition po. Ganun lang po, kadali mga guys. Close natin yan. Babalik tayo sa ating disk PC o my computer. Yan. Yan po, makikita nyo po, tatatlo na po ulit. Tatlo na po ulit yung aking partition. C, D, and E. Yan po. Ganun lang po kasimple mga guys yung kung paano magpartition ng ating internal hard disk or internal storage po sa ating computer, PC man yan or desktop man po yan or laptop. Ganun lang po kadali mga guys. Bali, tuloy-tuloy nyo pong panoorin yung aking mga video mga guys at tuturuan ko rin kayo kung paano mag-reformat ng computer at ituturo ko rin sa inyo kung paano gawing dalawa yung inyong Windows. Kung ano po yung gusto nyong Windows. Sa isang desktop po o isang laptop, kung gusto nyo pong maging dalawa yung inyong Windows, turo ko po sa inyo kung paano po ang paggawa ng dalawang Windows sa isang computer po. Kung gusto nyo pong lagyan ng Windows 8 or at saka Windows 10, magkasama po siya. Pwede rin po siyang Windows 7 or Windows 10 po magkasama. At pwede rin pong Windows 7 at Windows 8 po magkasama po sa isang computer nyo po. Yung dalawa po ang Windows nyo doon. Bali, magiging dalawa po ang Windows nyo pagka ituturo ko po sa inyo. Susunod pa pong mga video ko o mga susunod pang i-upload na mga videos po na ano. Patuloy nyo pong panoorin nyo aking mga videos. Subscribe lang po. Pindutin lang yung subscribe. Huwag kalimutan. At i-click na rin po yung notification bell. At i-share na rin po, mag-comment para lagi ko po kayong updated sa aking mga susunod pa pong mga video mga guys. Maraming salamat po at naibahagi ko na naman sa inyo yung aking munting kaalaman po. See you my next video mga guys. Thank you.